Mga Kagri, kilalanin natin ang ating negosyanteng mag-asawa mula sa Zamboanga City at alamin ang kanilang may babahaging agrikwento para sa paglago ng negosyo. I'm Jaime A. Falcasantos of EJT Food Products, food manufacturing products from Zamboanga City. Actually, before I retired from the government, my wife was already contemplating on putting up a business kasi we cook, no? And our friends and relatives say that really we're good in cooking and they appreciate what we cook. So I told my wife, why not put up a business wherein we sell the food that we cook. When we started in May of 1999, our capital was 2,000 pesos. See, tambang was, or the herrings, it's very cheap. And you get it from here, fresh. And you know, Zamboanga City is the sardines capital of the Philippines. All the materials that we are using comes in Zamboanga, from Zamboanga City. Me and my wife did the marketing. We cleaned the aromas ourselves and cook it ourselves. And eventually we trained one helper. Lumapit sa mga ahensya ng gobyerno ang mag-asawa para matulungan at magabayan sila sa kanilang produksyon ng Spanish sardines. Sinunod nila ang panuntunan sa negosyong processed foods. At sa awa ng Diyos ay napalago nila ang kanilang negosyo. Nakakatakam naman. Pero Kagring Jaime, paano nga ba ginagawa ang Spanish sardines? Yung process ng Spanish sardines, we get it fresh from the market. From the market, pagdating sa production area, we clean the fish, chop off the head, and then clean the yung chan. Of course, we brine it with salt before sun-drying it. After sun-drying it for 5 to 6 hours, we deep-fry the fish. So, Kagring Ruben, after frying the fish, it is now being ready paglagay sa bote. Bago ilagay sa bote, before na fryan, nilalagay na lahat ng condiments sa bote. Ito yung sili. At iba pang mga condiments na walang bit ng salt. Salted na yan. And the ground pepper. Ang content ng isang bote, depende sa laki ng tamban ng herring, is between 6 to 7 pieces. Pagkatapos, if it's already ready na, yung fish or yung herring, ready na ito, ilagay na ng either ang olive oil or corn oil, ready na ito para sa pressure cooker for 1 hour. Ang sarap naman! Spanish sardines! Hola, hola! We started sa dito lang, sa Zamboanga. Then eventually, through word of mouth, napupunta na sa ibang lugar like Manila, Cebu, Davao, and yung mga walk-ins galing abroad. I'm very grateful sa DTI because of the training and seminar that we get for free, and of course the exposure sa mga food exhibits, just like Department of Agriculture or AMAD, they really support, give us all their all-out support. Dahil sa sibag at sa diskarte ng mag-asawa, parami na ng parami na ang processed and preserved food products ang kanilang produkto sa ngayon. Maraming salamat, Kagring Jaime, sa pagbahagi po ng inyong agrikwento. The impact that when we started the business, it really helped in paying the tuition fee of my daughter and other needs of the family. So, itong mga bagong would-be entrepreneurs, I always advise them, don't stop in your laurels. Innovate, invent something, and then just believe in your product. When you believe in your product, everything is legal. You get all the necessary tests from DOST, and eventually you'll be there. And ang advice ko, whenever there's a chance for you to join the food exhibit here and abroad, much better for the exposure, of course.
Mag-Agri tayo dito!